Hacienda Bidlego na ito. Mga habog sa mga kabayo. Okay. So yung mga gantong klase ng outdoor activity vehicles, magandang gamitin ito pag meron kang farm, meron kang subdivision, meron kang hacienda. Sa mga mayayaman dyan, mga boss, alam nyo na. Para medyo maganda mag-ikot-ikot sa farm. ATV, mga UTVs, ganito kagaya nito. Sa ATV Revolution Philippines, makikita nyo mga ganito. Tapos yung presyo, syempre, ipapakita natin sa ating vlog. Napaka-importante nun. Pati yung mga specification, ipapakita natin sa inyo. Kaya, manoorin nyo yung video natin for today. So, sa mga mahilig dyan sa recreational sports, outdoor activities, may farm or meron kayong hacienda, bagay na bagay sa inyo yung mga ATVs dito. Kaya tara, mag-inquire tayo kung magkano yung mga ATVs nila, ipapakita rin namin sa inyo yung specs, then susubukan na rin natin mag-test drive. Pero bago ang lahat, mga bossing, paano nga ba makapunta rito? Ito mga bossing is yung Katipunan Avenue. Search nyo lang through Waze yung Marikina Car Wash Hub. Ayun, tapos katapat na nila itong ATV Revolution Philippines na to. Katabi sila ng Gibson Shoe Factory. Okay? So, syempre, doon na tayo sa pinaka-importanting part ng ating vlog. Kailangan nating malaman yung specs and prices ng mga ATVs dito. So, nandito si Sir John. Hello. Ang owner ng ATV Revolution Philippines. Yan. So, mag-inquire na tayo mga bossing. Simula na natin dito sa ATV na to. Sir, ano po itong ATV na to? This one, sir, is the ATV Revolution Sports. 200cc na siya. Meron na rin siyang balance engine. Aside doon, naka may gauge na rin siya dito. Gauge? Saan yung switch niya, sir? Ito lang po sa side. Yes. Okay. Tapos sir, yung hand gear niya nandito na rin. Fully automatic naman po. Forward, neutral, and reverse. And then, naka-upgraded na rin po yung rims niya in 12. Naka-size 12, naka-mob na rin. Aside doon, sir, pwede natin siya i-upgrade. Lalagyan natin ng spoiler. So, additional na lang yun. Dito po yung siya nilalagay. Tatanggalin spoiler, sir. Natanggalin itong backrest. Okay. Then, dito natin kakabit yung spoiler. Okay. Tapos, mudguard meron ba yan, sir? Yes, mudguard. Pwede rin po natin i-upgrade sa mudguard. Pero ano yun, sir? Additional? Additional. Yung mudguard nito? Yes. Okay. Ano bang specs pala nito, sir? Wait lang, ha? Hindi pala natin nakita yung specs. Yes, sir. 4x2, 4-stroke engine, fully automatic, forward, neutral, reverse. Forward, neutral, and reverse. Tapos naka-size belt na rin siya. Tapos ito na yung add-ons natin, spoiler, add lang sila ng 6,000 sa mudguard, 12,000 naman. Okay, so yung kanyang price guys is 140,000. Ano to sir, negotiable pa po? Yes, apo, negotiable. Magkano po ba yung mga discount dyan usually? Magkano sir, 10,000. Less 10,000, so 130. Ano ba sir, tumatanggap kayo ng tawag dito? Tumatanggap kayo ng installment para sa ganyan? Yes, apo, video cards up to 12 months po. 12 months, yeah, okay. 140 kapag credit card. Yes, sa SRD. Pag cash naman, less 10,000. Tapos, kung mag-add-ons daw, guys. Yan, 6,000 po sa spoiler. 6,000 for the spoiler and then 12,000 for the motor. Okay. Pinagandaan dito sa'yo, naka-upgrade na siya, pati yung mga shocks niya, ganyan na. Okay. Naka-size 12 na rin na mag. Ayan. Kickstarter, sir? Yes, sir. Meron din siyang electric start dito. Okay. Tapos ito naman po yung manual start. Tapos sir, naka twin pipe na rin talaga. Twin pipe. Tapos yung naka single disc brake. Yung front niya is? Disc brake na disc brake, yes, sir. Red. White, yellow, black. Ito sir yung red. Yung kanina sir yung black. So next naman guys, ito. Anong tawag dito sir sa This one sir is the Revo X2. Revo X2. So this one is 200cc na din. Fully automatic. Price niya sir? 130. Tapos sir, meron sa features na sir, meron na siyang headlight dito. Okay. Tapos digital na rin ang gauge. Digital yung gauge. Opo. Tapos sir, yung switch niya, dito na din.
mas madaling i-access yung switch niya. Dito yung hazard. Okay. Then yung hand gear niya po, dito lang sa side. Forward, neutral, then reverse. Ito yung gas tank na, sir? Yes, apa. Ito yung gas tank natin. Kaming kickstart. Tapos sir, ito yung mga signal lights niya, yung hazard. Ah, gumagana. Apa. Gumagana yung kanya. Tapos sir, aside doon, yung ilaw niya sir, may kasama na tong blinker. Yan po sir. Naka-angel lights na rin. Angel lights. Okay. Angel lights yung tawag yan, guys. Tapos, ang presyo is 130. Yes, sir. Ito, sir, may discount din. Yes, sir. Less 10,000. Less 10,000 din, guys. Kapag kasha, remember, guys, pag kasha, okay? Tapos, front, neutral, and reverse. Sir, yung accelerator nito, same ba nun? Throttle grip? Ang difference naman ito, sir. Thumb throttle na po itong unit na ito. Thumb throttle. Ito, guys. Ito, tinatawag nila thumb throttle. Sa mga motorcycle, tsaka doon sa ATV na pinakita namin kanina, nakasanayan natin, pinipihit yung throttle grip, yung accelerator. Pero ito, ito naka-fake. Tapos ito yung kanyang pinaka-accelerator. Ayan. Pwede ba natin subukan, sir? Yes, sir. Sige, sir. Ayan, oh. So, hindi nyo kailangan i-twist yung throttle grip. Ito yung pinaka-accelerator niya. Galing, di ba? Tapos sir, ano ang available colors nito sir? Meron tayong white, ito sir yung color white, black, red, yellow. Yellow. Pa available. Okay. Okay sir, dito naman tayo. Sir, ito yung best seller namin. Ito yung latest unit, ATV Revo X4. So 200cc. Meron na rin siyang oil cooler. Dito po yung sir nakalagay. Also sir, yung unit meron na siyang engine balancer, so mas smooth siya gamitin. Tapos sir, dito yung gauge. Gauge. Naka-digital na rin po siya. Ang ganda ng gauge niya. Yes sir. Para siyang tablet. Start natin sir. I see. Ano na rin siya sir? Thumb throttle na rin siya. Thumb throttle na rin siya. Tapos sir, may hazard na rin yung unit. Tapos sir, aside doon, meron na rin siyang ano, reverse light. So pag nag-reverse ka sir, may nilalabas na ilaw sa likod yung puti. Ayan, sige sir. Ayan po. Tapos sir, naka-square pipe. Tapos sir, ayan, front and rear display na rin. Baka ang laki ng gulong, yung ang lapad. Yes, ito sir, size 10. Tapos sir, upgraded na rin sa mag. Mas wide yung dito niya, yung space ka dito sa paha. Nakapagsakay ba sir ng dalawang tao yung mga ganito? Yes sir. Ideally, 2-seater na talaga ang 150 at 200. Okay. So dito nga yung apakan ng ano, no? Saka foot brake, tama? Yes sir, foot brake. Foot brake, tapos ito yung kanyang shifter. Yes. Sa kulay naman sir, meron tayong navy green, blue, red, white. Color black. Okay, sir. Available. Pagdating sa kanyang presyo, guys, ito. 145,000. For credit card. Pero kapag cash, magkano naman ito, sir? Kung ikaw, mas meron tayo, sir, less 10,000. 135,000. Nakapromo tayo, sir. Nakapromo tayo, sir. Less 10,000 daw. Ay, nakaka-hazard na. Ang headlight niya, sir, LED or halogen pa? Ah, LED na? LED na rin po. LED na, o, di ba, guys? Pipin na rin to sa power consumption. 145,000 pag credit card, pag cash is 135,000 pesos. Ang ganda nito. No wonder na ito yung top bestseller ninyo. Ano ba sir? Ayun sir, nakalimutan ko pala sabihin na meron na rin siyang USB port na dalawa. Charging port. Opo, may 5, opo. Isang 1A tsaka 2.1A na port. Usually sir, ito, pag mga long trail, pwede na lang nang i-charge yung mga gadgets nila dito. Okay, sir. Sir, pansin ko parang wala siyang kickstarter. Yes, sir. Wala siyang manual. So, sir, yung unit may kasama siyang charger. Charger? Yes, ibigay namin sila ng charger. Saan kinakabit, sir, yung charger ng battery? Okay, tatanggalin ito. Tapos i-charge na lang yung battery? Yes, opo. Okay. Papalag lang, sir, sa 220. Sige, sir. Ganda niya guys, ano?
nalaglag. Ito naka dual, ano na rin pala, naka disc brake na rin dito sa harap. Saka yes, sir. Okay. Sir, dito naman tayo. So, sir, yung best seller namin na UTV, UTV side by side, 200cc. Ang SRP naman niya, sir, is 230,000 for credit card. 4x2, naka-alloy max na rin sa sir, size 10. Tapos sir, naka-steel roof. Steel roof na rin siya. Meron din pong ilaw sa taas. Mounting light. Sir, meron na rin po. Tapos sir, soft steering pala siya. Dito tayo sir sa loob. So ayan sir, sobrang lambot nung manibela niya. Okay. UTV na to guys, yung manibela niya. Hindi na siya parang kagaya ng iba na handlebars pa. Ito, steering wheel. Okay. Tapos, maraming ano to sir ha? Control sa ano ba yan sir? Ito sir, yung hazard natin. Okay. Tapos sir, yung horn. Headlight. High and low. Opo. Then, ito po yung signal light sa right. And then, yung left. Tapos sir, ito yung sa taas, yung bar light natin sa taas. Ah, ito sir. Okay. Para siyang Kochi, ano? Yes, sir. Fully automatic na rin po. Forward, neutral, and reverse. Yung red yung brake. So, itong lock, hindi ako nagkakamil yung accelerator niya. Yes, sir. Ito po. Gas pedal. Tapos, pansin ko, handbrake. Yes, sir. May handbrake. Okay. Tapos, yun yung kanyang shifter, guys. Kala mo shifter na ng Kochi. Front, neutral, and then reverse. Ang ganda na kanyang upuan, ha? Tapos sir, sa likod, meron na rin itong compartment. Hinaka pa ako yung upuan guys, para siyang maliit na Recaro seat. Kung di ako nagkakamali. Ang galing. Di ba? Tapos, ito sir. Ito sir, ganyan yung mga inagamit dito sa likod. Di ba pwede yung tao isa kayo dyan sir? Sa safety sir. Pero pag maulit, pwede. Ano sir? Ito sir yung gas tank niya. Okay. Ayun sir. Tapos sir, ang tank capacity is 7 liters na sir. So, 7 liters. Okay. Ito. Led tail lights guys. Tapos ito. Dito na rin agad yung kanyang makina. Hindi kagaya ng mga yun mga bossing. Malayo yung makina na sa gitna. Tapos medyo mahabang tail. Ito. Pero naka ano, dual shock na rito, no? Left and right merong shock. 230,000 guys. Pero sir, siyempre cash, magkano? Less 10,000. Tapos sir, may promo kami ngayon. May libre siyang whip light. Ano sir? Ito po. Kakabit sa likod. Ito sir, nakokontrol pa sa cellphone. So mag-download ka ng app. Then makokontrol mo na yung ilaw niya through your phone. Ilaw ba yan sir? Ito sir, hindi siya naka-ilaw ngayon. Akala ko plug pole lang. Opo, may ilaw sa sir. May ilaw pala. Ito sir, worth 6,000. Pag bumili kayo nito sir, libre na yan. Yes, okay. Dito lang yan guys, libre ha. Dito. Okay. Sir, dito naman tayo. Sir, ito yung makita mo sa labas kanina, sa entrance. Yun sir, 200cc. Ito sir, lower cc niya na bar. Yan, 150. Opo, ang SR. 150cc naman siya. Okay. So same lang siya nun sir, tama ko yung white na yun sir. Yes sir, opo. Available colors din sir, ganun din. White, red, yellow, and black. Ito sir, 120. 120. Hindi ako nagkakamali, 130 yun sir? Yes sir, opo. 130. Ano sir, kaya ba nila sir? Yun lang sir, yung engine displacement lang naman. Engine displacement. Pero yung features, yung hazard, digital key, backrest, engine balancer, same lang. Okay. Tapos sir, ito. Since nakita na nila yung specs doon, mm-hmm. Pakita ko na lang yung price, 124 credit card. Pero ito ba sir, may discount pa ito kung ikakasya? Meron pa po, less 10,000 din. Less 10,000 din daw guys. So 110,000 na lang po guys, pag-cash. Okay, so sa specs hindi na namin i-detalye sir, kasi dinitali na sa atin ni Sir John kanina yung isa. Same lang daw, engine displacement lang. 150cc na kasi ang sample. Yes sir. Yes sir.
Tapos ito rin, one of the best seller ng Revo, Revo models. This one is ano, Revo X3. Revo X3. Opo. SRP is 140,000 naman po. Oh, 140,000 naman po. Ilang CC naman to, sir? 200 na. 200. Tapos sa features niya, ayun sir, maganda rin yung gauge natin. Hindi na kasabi natin. Ito sir yung ignition, dito lang din sa side right side. Okay. Ayan. Ganda nga ng gauge niya guys. Start ko po. Ay sige sir. Yung quick start niya guys, nandito sa left. Sa mga motorcycle na sanay tayo, right. Tapos sir, ayan, meron siyang fuel gauge. Fuel gauge, speedometer, then indicators ng drive, neutral, and reverse. Tapos sir, yung odometer niya nandito na rin. Tapos, acceleration na ito is thumb acceleration. Ayan sir, thumb throttle na rin ito. Tapos sir, yung design ng ano niya, upuan niya, kung makikita niyo sir, camel back. Camel back. Tapos sir, advantage. Kailangan magpo-modify ng upuan sir, ano? Maganda na, oo. Oh. Advantage nito sir, yung footrest niya wide. So, mas malaki yung space. Para sa dalawang passenger na ng iba nila. Ay, sir, ano ito? Ayan sir, may manual start siya. Manual start niya? In case na malubat, dito sir, may start pa rin natin yung unit. Hinihila na lang pa sir, di ba? Yes sir, ako. Yung iba niya guys, ito yung full time. Iba kasi kick. Ayan, kick yun, di ba? Ako. Tapos ito full time, di ba guys? Ang ganda ng kanyang base. Tapos sir, naka-ano na rin siya, square pipe sa likod. Available, meron tayong black, ito yung black, navy green. O, para sa pinakita natin sir sa Revo X4. Tapos meron tayong blue, red, and white sa color. Ganda rin yung kanyang bumper design. Tapos yung kanyang headlight para siyang... Ito sir, meron na siyang DRL sa ilalim. Headlight, tapos DRL na po. Okay. Tapos meron ano no? Hub cup ba tawag niya? Apo, sa rims niya, meron pa sa kasama na hub. Apo. 140,000 guys. Ito, 140 ulit for credit card. Yes. Ito sir, yes, mas sir. Malaki ang discount natin. Uy, ito sir, less 15. Dito less sa unit 15. Na ito. So, 125 na lang. Naka 200cc ka na. 200cc, 125,000 na lang ito pag cash. Tapos sir, dito naman tayo kung naghahanap sila ng mga very affordable na ATV. Ito sir yung entry level natin, yung ATV Revo Sports 110cc. 10cc. Opo, 4-stroke engine na rin siya. May forward, neutral, and reverse. Meron siyang gear and indicators din. Tapos... Sa colors naman sir, meron tayong green. Ito yung green. Okay. Then meron tayong red. Red, green, and red. Tapos sir, optional. Kung gusto nila ng size 7 na gulong or size 8. Ano yan sir? May additional pa ba yun kung magsa size 8? Yes, ako may additional lang tayo. Nasa magkano naman yung additional niya sir? Pero sir, mga 6,000. 6,000? Or 4 tires na yun? Apo, apo. Okay. Naka-disc brake na rin ang isang ito. Ayan. Tapos, ang cute ng tambocho niya. Apo. Aba na sir, rami ng tambocho niya. 110cc, tama sir? Yes sir, apo. Okay. Foot brake? Tapos gas tank ba ito sir? Gas tank na rin yan. Ano rin siya? Gas tank na rin. Thumb throttle na rin siya. Yes, opo. Thumb throttle. Ang pagkakaiba lang dito sir, sa tinter pala, ma-mention ko lang. Dito sir, ito yung forward niya. Okay. So press lang, forward. Then neutral, then reverse. Pagkapasok niya yung sir ng gear, automatic na yan. Press niya na lang yung throttle, under na siya. Okay. Ito yung pinakamura. Sir, 60,000, pasok pa ba yun pag kin-credit card? Ito sir, hindi for cash na lang itong cash na lang unit. To. Pero may 60,000, rest pa rin po. May rest pa rin siya sir. Magkano yung... Less 5,000 po. Less 5,000. Opo.
So 65,000 para 55,000. Mga bossing. So sa mga magtatanong nga pala tungkol dun sa mga ATVs kung nare-rehistro to sa LTO. Actually mga boss, lahat ng ATVs, UTVs eh hindi nare-rehistro sa LTO. So pwede nyo lang yan gamitin sa loob ng subdivision, sa mga minor roads, sa mga barangay roads, okay? So bawal pa to sa mga main roads tsaka sa mga highways. Okay? Tapos sa mga interested na bumili ng mga ATVs and UTVs na pinakita ko rito, kung gusto nyo pumunta rito sa May Concepcion Uno Marikina para makita yung showroom, pero meron din silang Facebook page. Follow nyo na lang po yung ATV Revolution Philippines and then pwede rin po kayo mag-inquire doon. And nagdi-deliver pala sila mga bossing sa any different parts of the Philippines. Syempre meron lang shipping fee. Yung shipping fee hindi ko na maidedetalye sa inyo kasi depende daw po yan sa layo tsaka sa dami ng units na bibili ninyo. Okay, so mag-inquire na lang po kayo sa kanila para doon sa mga interesado. Maraming salamat po mga boss sa inyong panonood at sana ngayong araw na ito ay nagustuhan niyo yung vlog natin about ATVs and UTVs.